Hello po mga kabanda, nakasama sa trabaho. Sana po ay yan po ang topic po natin ngayon. Yan po, ano daw po ba ang mas maganda? Kung gagamit daw po ba ng module o gagamit po ng masent na tinatawag, yung mga virtual na tinatawag po natin. Bali, ang maging topic ko po ngayon based lang po sa aking experience. Yan. Yeah, so far po, gumagamit po ako ng module. At the same time, meron din po akong naka-install na virtual na tinatawag natin. Pero most of the time po, sa mga performances po namin, naka-sound canvas po ako talaga. Ayan po. Naka-module po ako yung po setup ko. Yan. Install po sa akin na virtual. Ginagamit ko lang po yan pag meron kami functions na hindi nangangailangan ng maraming tugtog. For example po, isa, dalawang kanta lang ang ipi-perform namin. Yan. Hindi ko na po dinadala yung module kasi po, medyo abala siya. Yan. Medyo abala po siyang dalhin. Mabigat, malaki, tsaka i-install pa. Yan po, abala po siya. Mabigat po doon sa stand. O sa aspeto ng tugtugan, mas gusto ko pong gamitin yung may module, syempre. Kasi po, ini-edit ko po muna yung mga MIDI ko, bawat isa, ayon sa gusto kong tunog na nanggagaling sa module. Yun po ang reason why gumagamit pa rin po ako ng module hanggang ngayon. Kahit medyo mabigat siya, medyo abala siyang dalhin, ginagamit ko po siya dahil po mas gusto ko po yung tunog niya na inedit ko sa module. Na just like po, pagka sa send po, although maganda naman siya, don't get me wrong, maganda naman po talaga siya yung mga send ngayon, lalo na yung mga bago ngayon na i-download sa net, maganda naman po siya talaga, pero hindi po rin natin maikakaila na mas maganda po talaga yung sound ng may module. Tapos may nagtanong sa akin, ah, Brad, gumagamit naman ako ng module, pero ba't ganun pa rin yung tunog ko? Yan, sagot ko naman sa kanya, baka hindi mo na-edit sa module, baka sa ibang sound canvas nang galing yan, o talagang raw pa yan, hindi pa na-edit talaga yan, kaya talagang may ganun. Natunog, kumbaga sa ano, hindi pa na nare-refine. Bakit nire-refine? Para i-edit po natin. Saan po ini-edit yan? Ito po siya, papakita ko po sa inyo. Gumagamit po ako ng cakewalk. Diyan po sa cakewalk, ini-edit po namin muna dyan yung mga kasamahan ko dito na musician. Yung mga katulad nyo na musician, syempre, may gumagamit po ng sonar at iba pa. Pero ako po, medyo gamay ko po kasi itong ano, cakewalk 9, cakewalk pro 9. Tsaka kung mapapansin nyo, yung output ko po, gumagamit pa rin ako ng module. Ayan po. Ayan. Kung makikita nyo, gumagamit po ako ng module para kung ano yung gusto kong tunog na maging doon sa MIDI ko, yung po talaga as is ang lalabas. Pero sa bandang baba po, napapansin nyo, may send po. May send po yan, send po yan. Yung virtual ko. For example po, may performances po kami na nangangailangan ng isang kanta o dalawang kanta, i-dinidefault ko po dyan yung MIDI ko. I-edit ko po uli kasi pagka ang MIDI ko po ay nanggaling sa module at ipinlay ko dito sa ano sa virtual, iba po talaga yung tunog niyan. Magkaiba po yung mga patches po niyan. Yun po ang pagkakaiba. Kaya mga ka-sound, kung willing po kayo gumamit ng module, i-edit niyo po yung files niyo gaya po ng ginagawa ng mga musicians na kamukha po natin, ini-edit po ang bawat isa. Bawat isa po yan talaga. Iisa-isahin nyo yan. Lalagyan nyo ng mga control kung anong gusto nyo, kung ano pong expression. Lahat po yan. Sa madaling salita po, lahat po ng control na gagawin sa MIDI yan po. Iisa-isahin nyo yan. Bahala po kayo sa setup na gagawin nyo sa MIDI nyo. Basta pasok po sa panlasa nyo. Wala naman po magagawa yung ibang tao kung sabihin na hindi magandang tunog mo. Magandang tunog mo, kung sapat naman para sa'yo at okay naman sa'yo, okay, go. Go for it. Yan mga ka-sound. At the end of the day, kayo pa rin po ang masusunod. If you decided po na gumamit ng module, yan po, yung module, kahit anong brand po ng module, depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Be sure po sa pag-edit nyo, yan po, dito po yan, ang gagamitin nyo pong output, syempre po yung module nyo. Kasi po, gagamitin nyo po yung sound, yung mga instrumento na nanggagaling sa module. Kaya po, pag nag-play kayo ng MIDI na edited sa module, as is po yun. Kung ano po yung pagkaka-edit nyo, siya rin po yung lalabas na sound. Kung gaano po kaganda yung pagka-edit nyo,
ganun din po kaganda ang lalabas. Same thing po dito sa bandang baba. Ayan po, makita nyo. Naka, yung send po yan, send. Ayan po. Ayan, send. Send. May naka-install din po ako send dyan. Pagka po in-edit ko dyan, for example, at ipinlay ko sa send, kung ano po yung tunog at narinig ko nung yung ipinlay ko is, nag-edit ako sa send, yun din po as is ang lalabas. Kaya ibig sabihin po, yung mga MIDI na naka-edit sa module, sound module, iba po ang sound nun pag ipilay nyo sa sound card sa mga virtual. Advice lang po, kung halimbawa po may nagamit kayong MIDI na nanggaling sa ibang sa ibang tao na binigay sa inyo, sasabihin na naka-edit na yan, tanungin nyo o silipin nyo mismo sa kikwa kung saan siya naka-edit. Pwede nyo po i-edit dun sa sound card na gamit nyo o kung gumagamit kayo ng module para po mapalabas nyo yung tunay na sound na gusto nyo. Kaya po, sa panghuling part po, tanong nyo, ano ba mas maganda? Module o sound card? Yan, actually, nasa sa inyo po yun. Kung paano nyo po i-edit, nasa sa inyo pa rin po yun. Pero po, sa case ko po, talaga nakadepende ako sa module kasi marami po akong MIDI. Kung uulitin ko pa po yan lahat, eh, sobrang dami po yan. Maubos na po yung time ko. Kaya po, nag-stay ako sa MIDI. Hindi na ako gumamit ng iba pa. Doon po sa nag-uumpisa, ngayon pa lang po, habang mas maaga, mag-decide na po kayo kung ano pong gagamitin nyo. If you decided to go sa sound card lang o sa virtual, o depende po sa inyo. Kung talagang medyo MIDI-closo kayo sa sound, at gusto niyo yung sound niyo medyo realistic, yan syempre, iba po talaga may hardware, may module syempre. Yan po. Yan. Yan. Kung may mga tanong po kayo about dito, pwede po kayo mag-comment sa video para po paliwanag ko, mai-explain ko sa abot po na aking makakaya. Yan po. Cheers!